Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. By the way ha guys, meron tayong specific channel for water sign Cancer, Scorpio, Pisces, water sign Philippines. Ayan, check nyo na lang po, search nyo lang po water sign Philippines dito sa YouTube, lalabas na po yun, okay? So yeah, this is for water sign Cancer, Scorpio, Pisces. Kunin natin yung main energy mo and then ang person mo. And by the way, hindi to magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman po talaga makukuha lahat ng energy ng water sign sa mundo. Pero okay lang yun kasi normal naman po yun, no? Since hindi naman to ito personal reading. Okay, your main energy is the Eight of Wands. This is all about positivity. Meron mga bagay na nag-end na or malapit nang matapos. So ngayon ay masaya ka na, punong-puno ng positivity ang nasa isip mo na parang hindi mo akalain na ma-experience or matatapos na itong mga bagay na ito. Okay? We do offer the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. So nakakita tayo dito ng mga bagong offers na dumadating sa'yo. Pero parang hindi mo masyadong gustong tanggapin kasi with the Five of Swords, you're not so sure. Ang daming gumugulo sa utak mo. If this is a new person, yung iba sa inyo, parang ayaw mo kasi ang daming. Kumbaga parang naiinis ka na. I don't know kung nagkaroon ng pag-aaway or hindi pagkakaunawaan sa inyo. Nitong person ito. Or kung hindi man, kung hindi dahil doon, possible lang talaga na parang hindi mo wini-welcome itong new offer na ito for you dahil maraming gumugulo sa isip mo. Okay? So ano ang nasa side naman ng person mo? Sino ba itong person na kakonnect mo for our water sign? Sino itong person na kakonnect mo for our water sign? One last shuffle. Okay. Sino itong person na kakonnect mo for water sign? We do hover the Hermit, Virgo energy, Aries, Leo, Sagittarius with the Ace of Wands. By the way, ano lang yan ah, energy, hindi yung mismo zodiac sign ng person mo. Bottom of the deck is the Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So nakikita natin, you might be dealing with a person na hindi masyadong open. This person wants a brand new beginning with you. Kaya lang may mga problem siya financially dito with the Five of Pentacles. Yung iba sa inyo, this is the person na nagbibigay ng offer or pwedeng nagpapakita ng gila sa'yo or gustong magpapansin. Kaya lang parang hindi mo binibigyan ng pansin. Kasi this person actually with the Eight of Cups, nakikita ka niya as the star, like Aquarius energy. Nakikita ka niya na parang ang hirap po maabot. Medyo ina-admire ka kasi nitong person na ito. And yun nga, medyo meron siya mga problema. Maybe may usaping financial. So ano nasa isipan mo regarding your person? Ang nasa isipan mo regarding your person is that you need to focus on your priorities. I feel like wala kang pakialam dito sa person na ito or hindi mo siya binibigyan ng pansin ngayon. Lalo na with the page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. You're not so sure about the offer. Hindi ka masyadong sure. Pwedeng hindi mo sure kung siya ba insincere. Yeah, and possible na because of the kaguluhan or problems na napagdaanan ninyo nitong person na ito or hindi magandang, I feel like misunderstanding na pinagdaanan ninyo nitong person na ito. Kaya lalong parang nilalayo mo yung loob mo sa kanya or nilalayo mo yung sarili mo sa kanya. Mas nakakonsentrate ka ngayon sa mga priorities mo. E iba sa inyo, merong mga expectations dito na hindi niya na-meet. Hindi niya na-meet yung expectations mo.
So, ano naman yan sa isip ng person mo for our water sign? This person is actually waiting, naghihintay siya. Nakikita ka niya someone who is very stable, maganda ang maybe pinapakita mo pagdating sa iyong finances. Yung person nito feels like you are a busy person, marami kang ginagawa, marami kang trabaho. And so naghihintay lang yung person mo na magkaroon ng pagbabago dito with the will of the year. Maybe pagbabago sa sitwasyon, maybe pagbabago dun sa problema niya na kinakaharap ngayon. And with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, I feel like both of you ay nagpapakita dito ng pagkagusto sa isa't isa. Kaya lang hindi siya ganun ka-mature. Parang kaya pa namang pigilan, ganung klaseng energy. Gusto ninyong isa't isa, pero kung gusto ninyong pigilan, magagawa pa ninyo. Kumbaga, hindi pa huli ang lahat. So, yung iba sa inyo, as much as possible, ganun na nga. Hindi mo masyadong pinagpapansin. So, emotions mo towards your person. I feel like for some of you, this is a new person. Okay, so emotions mo para sa iyong person. You do have here the Ace of Cups. Yeah, yung iba sa inyo gusto mo nitong person nito or even mahal mo nitong person nito. Pero yung iba sa inyo, mas mahal mo sarili mo. The Empress is here. You love or gusto mo na itong person nito. Alin man doon, pwede kasing yung iba may pagmamahalan ang involved. Pero mas mahal mo sarili mo. Mas excited ka sa mga bagong mangyayari sa buhay mo na improvement pa, no? You want to look more beautiful, babae man or lalaki. And so, mas more on the concentration mo. Self-love, self-care, and being happier. So, yung person mo naman, ano ang emotions niya para sa'yo? This person is kind of missing you. Nami-miss ka niya. Tingin niya sa'yo, masyado ka matigas, masyado ka mahirap suyuin. The Nine of Cups is here, and then the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. I feel like yung person mo is pinapakita niya na muna sa mga tao sa paligid niya that he or she is deserving sa'yo. Maybe your family or friends or someone who knows you well. Parang gusto niya magpakitang gilas dun sa mga taong yon. Muna. Kasi pagdating sa'yo, masyado kang mahirap pakisuyuan. Parang ganun. So, yung mga tao muna sa paligid mo, ang parang gusto kong makapansin na parang deserving ako para sa'yo. Parang ganun. And then we do have here the moon. Some kind of lies. May mga itinatago dito. And what is that? Alamin natin. Why is the moon here? Okay, may mga itinatago siya. I don't know, but there's a third party situation here. So, pwedeng mayroon pa siya mga tinatago regarding a third party situation. What will happen in the near future for the both of you? Hindi para sa lahat yun ah, pero some of you, there's a third party involved here and pwedeng itinatago niya pa rin yun. What will happen in the near future for the both of you? You're not so sure talaga dito sa person. Wala kang talagang interest. Pwedeng yung iba nga, may love. Pwede, pero hindi ka na masyadong sigurado. Because you're already happy in the future. Yun ang kagandahan doon. You have already moved on with the Six of Swords. So pwedeng nagkakaroon man ng ending sa inyo nitong person na ito or nagkaroon na ng ending sa inyo nitong person na ito. Pero you're already okay. Okay ka na doon and you're already happy. Pagdating sa person mo, hindi ka na masyadong interesado sa kanya or hindi ka na masyadong sure. But I can see your person giving you a message. So possible na mag-message pa rin itong person na ito.
And to tell you, maybe a kind of explanation ang naririnig natin dito sa person na ito. So, possible na mag-explain siya sa'yo. And, yun nga, parang hindi mo sure. Hindi mo sure kung gusto mo pa ba magkaroon ng stability with this person. But we do have here the Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy. Mas nakukuha ko to sa side mo. You're being happy, you're being more stable. Mas nakukuha mo yung mga kagustuhan mo na mangyari noon pagdating sa career, pagdating sa finances, nagiging maganda. Pero pagdating sa person na ito, maaaring hindi ka na muna masyadong sigurado sa kanya. Okay, so thank you for watching. Sana nakresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo, Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign, Philippines, Madam P Vlogs. I love you all guys again and bye-bye.